Magandang araw! Ito ang orientation patungkol sa modular distance learning na siyang magiging pamamaraan ng pag-aaral sa Rapu-Rapu National High School. Sa kung bakit modular distance learning, ano ito, paano ito gagawin, ano ang tungkulin ng mga guro, ng paaralan, ng mga mag-aaral at ninyo pong magulang, atin pong tatalakayin ito. Bakit nga ba modular distance learning ang siyang magiging pamamaraan ng pag-aaral sa Rapu-Rapu National High School? Ito po ay base sa datos na ibinigay ng ating mga mag-aaral sa LESF o Learner Enrollment and Survey Form na kung saan hindi lahat ay may available devices, internet connection at signal, kung kaya modular learning ang pinakaangkop na learning modality na maaaring gamitin. Ano nga ba ang modular learning? Ang modular distance learning o modular learning ay isang self-directed na sistema ng pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay bibigyan ng module sa pagkatuto. Ito ay maaaring printed o nilimbag para sa mga batang walang magamit na gadget katulad ng laptop at mga mobile devices. Ito ay isang independent learning sa loob ng bahay katuwang ang paaralan at pamilya ay magbabahagian ng responsibilidad tungkol sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ano-ano nga ba ang mga gampanin ng mga guro, magulang, mag-aaral at paaralan sa ganitong pamamaraan ng pag-aaral? Gampanin ng guro ang pamasuwaan at magbigay payo sa pag-unlad ng mga mag-aaral at magbigay tulong at mapabuti pa ito kung kinakailangan. Magbibigay din ang mga guro ng panahon at karapat-dapat na pamamaraan higit lalo na sa mga nahihirapang mag-aaral. Nakikipag-unlayan din ang mga guro ng bawat level na makabuo ng weekly lesson plan na gagabay sa mga mag-aaral sa hiningin karampatang oras sa bawat asignatura at mga gawain kailangang matapos kada linggo o araw. At naghahanda po ang ating mga guro ng kasangkapang pagsusuri na batay sa MELC at SLMs upang masukat ang pag-unlad ng mga mag-aaral upang maibigay ang karapat-dapat na intervensyon. Ang mga magulang, guardian, at bawat miyembro ng pamilya ay kaagapay ng guro sa pagbibigay ng asistensya sa pag-aaral ng bata at pag-aantabay sa proseso ng kanyang pagkatuto. Ang magulang, guardian, o kahit sinong miyembro ng pamilya na may edad 21 to 59 taong gulang ay magtutungo sa paaralan sa itinalagang araw para kunin ang printed materials. Ang mga mag-aaral sa gabay ng magulang o guardian ay aaralin ang modules o lesson para sa isang linggo. May itinatlang class program para sa mga bata na makikita ang oras na ilalagi nila sa bawat asignatura. Kapag ang mag-aaral ay may katanungan, ay maaaring makipag-ungnayan sa guro sa takdang oras sa pamamagitan ng FB, text o call o personal na sulat. Pagkatapos ng isang linggo, ibabalik ng magulang ang mga nasagutang printed materials sa takdang araw na itinalaga ng paaralan para i-check at i-record ng mga guro. Kasabay ang pagbalik ay ang pagkuha ng bagong set of modules para sa linggong iyon. Ano naman ang gampanin ng paaralan? Gampanin ng paaralan na siguraduhin na ang SLM o Self-Learning Modules ay maaaring magamit sa pasukan at bawat linggo hanggang pagkatapos. Magbibigay ng patnubay sa mga magulang at iba pang stakeholders sa kanilang tiyak na gampanin at paraang pantulong upang makamit ang mga layunin para sa pagkatuto. Sisiguraduhin din na ang schedule ay nasa ayos upang ang mga mag-aaral at mga magulang ay makapamatnubay, mamonitor ang pagsasakatuparan,
ang pag-unlad ng mga mag-aaral at magtatakda ng katugunang mekanismo upang makatulong sa mga mag-aaral na maabot ang MELCs o Most Essential Learning Competencies. At ang panghuli ay ang matiyak na ang pangkalusugang protocol ay nasusunod sa pamamahagi at pagsasauli ng module. Para gabayan ang pag-aaral ng ating mga estudyante, narito po ang ilan sa inyong gagawin. Kailangan may long plastic envelope na sisidla ng self-learning modules, weekly home learning plan at activity worksheets. Aalamin niyo po kung natapos na ng mga mag-aaral ang pinapagawang activity o practice exercises sa bawat asignatura. Kapag natapos na ng inyong mga anak ang activity, lalagyan niyo ang kanilang individual learning progress report ng check sa column na completed o not completed at maglalagda sa tabi bilang patunay. Sisiguraduhin din po na hindi sasagot ang mga bata sa modules kundi sa itinatdang worksheets para doon gawin ang activity exercises. Maghahanda rin po ng notebooks para sa activities na nakapaloob sa modules. Narito po ang halimbawa ng class program ng mga mag-aaral habang nag-aaral sa bahay. Paalala lamang po sa pagkuha ng modules, huwag po natin kalilimutan ang safety protocols. Dapat ay nakasuot ng face mask at face shield. Magpa-check ng temperature sa pagpasok at mag-alcohol. Sundin ang floor markers para sa social distancing. Sa pagkuha po ng modules, kailangan lumagda sa logbook bago kuhanin ang learning materials. Para sa iba pa pong katanungan ay maaaring makipag-ugnayan na lamang po sa ating mga guro o paaralan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.